Magandang umaga sa lahat. Bago po tayo magsimula sa ating panibagong paksa sa umaga na ito, ay sisimulan natin ang ating pag-aaral sa mabisang panalangin. Binibining Gimarangan, pangunahan mo ang ating panalangin. Okay, magandang umaga mga mag-aaral. Ikinagagala kong makilala kayo. Ako nga pala si Ginang Karen Villanueva, ang guro sa umagang inyong guro sa umaga ito. Ang iyong makakasama sa pagpapalawak ng inyong kaalaman sa pag-aaral na ito. Meron bang lumiban sa klase ngayon? Okay, mabuti naman kung walang lumiban. So, bago tayo dadako sa ating panibagong paksa, ay magbabalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksang tinalakay. So, sino ba sa inyo ang nakaalala sa ating paksang tinalakay noon? Sino bang nakakaalala sa inyo? Meron ba? Okay, Binibining Alonso? Okay, magaling! Ang paksang tinalakay natin noon nakaraang tagpo ay tungkol sa sanaysay. Okay, ngayon naman, ano ang ibig sabihin ng sanaysay? Sino ang makasagot? Okay, Binibining Kanafe? Okay, magaling! Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na nasusukat sa anyong tuluyan ng karaniwang pumapaksa tungkol sa mga kaisipan, ang mga bagay-bagay na nagsadyang kapupulutan ng aral. So ngayon, bakit mahalagang malaman ang uri at elemento ng sanaysay sa pag-aaral ng wika? Sino ang makasagot sa inyo? Okay, Ginoong Salceda? Okay, maaari? Tatawagin ko si Ginoong Janelle Herbisi. Okay, pwede? Sige, ikaw. Binibining Jeline Herbisi. Okay, magaling. Upang makapaglahad ng malinaw at mauunawaan ang sanaysay sa pagpapahayag ng impormasyon. Okay, magaling! Talagang mahusay kayo. Bago tayo dadako sa ating panibagong paksa, wala na ba kayong mga katanungan hinggil sa paksa tungkol sa sanaysay? Okay, mabuti naman kung ganun. So ngayon, ay bago tayo magsimula, ay meron muna tayong mga alituntunin na dapat sundin sa ating klase. Okay, pakibasa, Binibining Buntia. Okay, salamat, Binibining Buntia. Ngayon naman, ay may papakita akong larawan sa inyo. Okay, base sa larawan na inyong nakikita, ano ba ang napupunan sa inyong mga isipan hinggil sa larawan na inyong nakikita? Sino ang makapagbibigay ng kanyang ideya? Okay, Binibining Rosal? Okay, isang bata kumain ng tsokolate? Ano pa? Okay, Binibining Dugando, isang bata kumakain ng tsokolate at candy? Tama? Sino pa? Okay, isang batang umiiyak dahil masakit ang ngipin. Sino pa? Okay, Binibining Makiling. Okay, tama. Ang lahat ng inyong sagot ay tama. So ngayon, bago tayo dadako sa ating paksa, ay may mga layunin tayo sa ating pag-aaral ngayon. Pakibasa, Binibining Alonso.
Okay, maraming salamat, Binibining Alonso. So ngayon, class, sa palagay ninyo, ano kaya ang paksang tatalakayin natin ngayon sa araw na ito? Okay, Binibining Lopez? Okay, mahusay! Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa sanhi at bunga. So, ngayon, ano ba ang sanhi at bunga? Okay, ang sanhi at bunga ay siyang pangyayari na humahantong ito sa bunga. Samantalang ang bunga naman, siya yung naging epekto ng sanhi. So, ngayon, magbibigay ako ng halimbawa. Tukuyin ninyo kung ito ba ay nasa sanhi o bunga. Okay. Naranasan ni Pangulong Manuel Quizon na sa sarili niyang bansa ay hindi sila nagkaintindihan ng mga mamamayan. Gumawa siya ng hakbang at isang ahensya na mag-aaral ng magiging batayan ng wikang pambansa. At ito ay ang tinatawag na surian ng wikang pambansa. So ngayon, class, saan doon sa talata ang sanhi? Okay. Binibining ito? Base sa napakinggan mo, sa nabasang talata, saan doon ang sanhi? Okay, magaling! Ang sanhi sa talata ay naranasan ni Pangulong Manuel Quizon na sa sarili niyang bansa ay hindi sila magkakindihan ng mga mamamayan. Ngayon naman, saan naman doon ang bunga? Okay, tatawagin ko si Binibining Dayaganon. Tama! Ang bunga ng talata ay gumawa siya ng hakbang at isang ahensya na mag-aaral ng magiging batayan ng wikang pambansa at ito ay ang suriang pambansa. Okay, tama! Ngayon naman, ay meron akong mga pagsusuri. Okay, tukuyin nyo rin kung ito ba'y sanhi o bunga. Makinig lamang sa aking babasahing pangungusap. Okay. So, para sa unang tanong o sa unang pangungusap ay sa resulta ng pag-aaral ng surian ng wikang pambansa, naging malinaw ang katayuan na magkaroon ng isang wikang gagamitin sa buong bansa. So, sino sa inyo ang makapagsagot kung ito ba ay sanhi o bunga? Okay. Ginoong Aranza. Okay. Ano ang masasabi mo? Ito ba ay bunga o sanhi? Magaling. Ito ay isang sanhi. Ngayon naman sa pangalawang pangusap. Walang isang wikang pinairal noon sapagkat sa halip na ituro ang wikang Espanyol, ang mga paring dayuhan ang nag-aaral ng katutubong wika. So ngayon, ano naman o saan ba dito o ano ito ba ay sanhi o bunga? Okay, magaling! Ito ay isang sanhi. Ngayon naman, sa pangatlong pangusap, hinirang ni Pangulong Manuel Quizon ang unang mga kagawad ng surian ng wikang pambansa sapagkat kailangang may mga siwa sa pagpili ng wikang pambansa. Sino sa iyo makapagsagot? Okay, Binibining Dulistrico? Okay, mahusay! Ito ay isang bunga dahil hinirang nga ni Pangulong Manuel Quizon ang unang makagawad ng surian ng wikang pambansa. Ayan! Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng pagsasanay. Bumuo kayo ng
maikling talata na nagpapahayag ng ugnayan ng sanhi at bunga at gamitin ang mga sumusunod na pangugnay. Tulad ng kaya, sapagkat, dahil dito, buhat na at bunga nito. Kaya, sapagkat, dahil dito, buhat ng at bunga nito. So, ngayon, ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagbuo ng talata. Sige, maaari na kayong mag-umpisa. Isulat lamang ito sa kalahating papel. Sige. Okay, tapos na ang inilaan kong 5 minuto. So, ngayon ay ipapasa nyo yan sa akin mamaya pagkatapos ng ating klase. Okay, so ngayon ay oras na ng pagkakaisa. So, ibig sabihin ay hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Ang bawat pangkat ay bumuo ng isang maikling talata na may 4 at hanggang 7 pangungusap. At tiyaking ito ay naglalahad ng kahalagahan sa paggamit ng mga kabataan ng mga pambansa sa pagpapaunlad ng wika. So, para sa pagkuha na inyong mga marka ay may pamantayan tayo sa pagsusulat. So, sa nilalaman ay may 10 puntos. Sa kahusayan at paggamit ng salita ay 5 puntos. Sa pagbabantas ay 5 puntos. At ang kabuuan ay meron tayong 20 puntos. So, ngayon, bibigyan ko rin ulit kayo ng 5 minuto sa paggawa ng inyong mga bawat pangkat at para mag-upisa na kayo sa inyong mga diskusyon. Sige, maaari na kayong magsimula. Okay, tapos na rin ang ibinigay kong 5 minuto. So ngayon, para sa pangkatuan ni na Binibining Rosal, bibigyan ko sila ng 20 puntos kasi nga base sa kanilang nilalaman sa kanilang ng kanilang sanaysay o talata ay mahusay sa pahusayan ng paggamit ng salita, may pagkawasto rin at saka yung mga bantas kaya sila ay nakakuha ng 20 puntos. So, para naman sa group 2 ni Binibining Dugando, ay meron silang 28 puntos dahil yung nilalaman ay medyo hindi yung magkatugma at saka yung kahusayan ng mga salita ay hindi masyado at saka sa kanyang pagbabantas ay medyo may pagkakamali rin ang pagkalagay ng mga bantas. So, kaya sila nakakuha ng 28 puntos. Okay. Ganun pa man, palakpakan natin ang ating mga sarili. So, ngayon, ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin. So, para sa inyong takdang aralin, ay gumupit ng larawang may kaugnay na nagpapatungkol sa kasalukuyang problemang kinakharap sa ating lipunan ngayon. So, idikit lamang ito sa isang short bond paper. At ngayon ay tapos na ang ating pag-aaral sa araw na ito. Hanggang sa susunod na pagkikita, mga mag-aaral, maraming salamat!